Ito yung bagong GoPro Hero 12. Pero bago natin subukan, let's roll the intro. Maraming features ang camera na to. Ito yung isa sa mga feature niya, yung voice control, GoPro capture. Pwede mong patayin yung GoPro, gamit lang yung voice control. GoPro stop recording. Ito yung mga selection ng field of view. Ito yung hyper view. At meron namang linear para hindi masyadong distorted yung mga image or video mo. Dito, makikita natin yung pinagkaiba ng field of view depende sa pinili nating settings. Ito yung quick app kung saan pwede mong i-edit yung videos mo. Pwede mo ring palitan yung settings ng GoPro, i-preview yung recording mo, pwede din mag-livestream, at kontrolin yung GoPro gamit yung app na to. Mas matagal din ang battery life niya. At ito yung mga sample videos na nakuha ko nang nagbabike ako. At eto naman yung nagmo-motor kami. Okay naman din yung kulay niya out of the box. For me, hindi lang to para sa mga mahilig mag-adventure. Kung content creator ka or video editor ka, magugustuhan mo tong GP-Log na bagong feature ng GoPro Hero 12, which is a picture profile like S-Log from Sony or C-Log from Canon. Kaya pwede mo pang ma-enhance ang colors ng video mo. Alright, yan muna para sa maiksing review ng GoPro Hero 12. Starting next week, I'll be releasing video editing tutorials. So if you're a video editor or wanted to learn video editing, hit mo na yung subscribe button. See you in the next video.